Hello friends! Welcome! Ito si Lola Elsa sa aking Elsa's Kitchen! Kumusta na po ang mga friends ko sa buong mundo? Especially yung mga lolo at mga lola, yung mga mommy at daddy, yung mga bagong misis. Manood po kayo dito sa akin, matututo po kayo magluto. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe Elsa's Kitchen! And ring the bell! Subscribe! Ngayon po, ang ating lulutuin ay puro inihaw. Meron po tayo dito dalawang tilapia na iihawin. Tapos tayo po ay mag-iihaw din ng talong. Gagawin natin ensalada. At tayo rin ay mag-iihaw ng saba. Aba, 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 ready na kami para mag-outing. Maliligo tayo mamaya sa ilog ng... Basta ilog dyan! Sa may malapit dito sa amin may ilog, magandang maganda. Friends, nandito po yung eggplant. Iihawin natin ito. Pagkatapos, alisin natin ang balat. Tapos ito po ang ihahalo natin. Mayroon dito onion, may spring onion, may 5 pieces na peppercorn, may tomato. Tapos ito, hinalo ko na ito. May calamansi, may suka, may red chili, and then may sugar, may vinegar. Yan ang ilalagay natin mamaya. Tapos, ito, nakatuhog na. Mag-iihaw tayo ng saba. Pero bago natin ihawin itong isda, ito, nagtimpla ko kanina dito. Meron tayong, konting-konti lang talaga na cajun, cajun seasoning. Tapos meron tayong, naglagay po tayo ng seasoning also. May konting asin, paminta. Ilalagay po natin ito dito. Kasi itong isda, malinis na. Hindi na ako maglalagay ng mga kamatis sa loob. Dito tayo sa ibabaw nito, nag-slice ako para maging malinam-nam ang iyong isda pag iniihaw, mabango. Ito, yung tinimpla ko kanina. Ganon din itong isa. Ibubuka natin. Yan. Tapos, ilalagay natin ito. Masarap to. Maniwala kayo sa akin habang kumukulo yung isda. Ang bango-bango niyan. Ito, dagdagan pa natin. Lagay na natin to. Ito pa. Dito na. Okay. Dito na itong iba. Yun. So, mag-uumpisa na po tayo. Doon tayo mag-grill sa aming patio. Friends, nandito na po tayo. Tingnan niyo yung ating grill. Ito na yung ating saba. Ready na. At saka yung talong. Ito ang unahin natin, ha? Talong. Ayan. Mamaya natin ihawin ang isda pag naluto na sila. Tatakpan natin. Okay. Ang oras ngayon sa aking bagong relo ay 12:05. So 5:10-15 minutes. I-ano natin ito. Friends, baliktarin na natin ang talong, ha? Ano na? Ayan. Takpan natin ulit. Balikan natin ng 5 minutes. Okay. Luto na ang ating talong. Tingnan nyo. Alisin ko na ito kasi babalatan ko ito sa loob. Gagawin natin to ensalada talong. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Wow, mainit-init pa. And for the meantime, ilagay natin itong ating saba. Aba, aba, aba. Ayan. Tagpan natin. Adjust natin ang init. Iwanan muna natin siya. Ito po ang talong ngayon. Babasain natin ng malamig na tubig para naman hindi kayo mahirapan. Ganun talaga yon. Yan. So, ganito yan, no? Alis natin itong mga balat. Masarap talaga ang talong na inihaw. Yun. Yun. Kailangan alisin ang balat. Paikot. Kasi... Although nakakain ng balat, yan. Ito na po ang talong. Isa. Tara, masarap yung kakainin natin. Yun. Inalis ko ito. Sige, hindi ito makakain, ha? Ganyanin natin yan. Ganyan malalaki.
para maganda tingnan sa ating kwan. Mamas na lang natin yung ganyan. After na mashing, magay na natin lahat ito. Ito. Yan yung mga ginawa ko kanina. Lagay na natin lahat ito para masarap. Yan. Ito po ang ensaladang talong ni Lola Elsa. Luto na po ito. Wow! Yan ang sinasabi ko. Saba! Aba, aba, aba! Yan! Masarap ito mamaya sa inihaw na isla. Ito, para hindi didikit yung balat ng ating inihaw dyan. So, lalagay na po natin ang ating main course, real tilapia. Siguro mga 40 minutes ito, 45 minutes. Dyan lang muna siya, tatakpan natin. Lalagay natin ang baste natin na oil ito at saka soy sauce, yung dark sauce. Yun. Tapos mamaya, pagbabalik na rin natin, lalagay din natin sa kapila para maging magandang itsura ang ating tilapia. Tingnan niyo, pati ang buntot niya. Ang ganda. Yeah. Friends, luto na po ang ating tilapia. Ito na po siya. Inihaw na, umuusok-usok pa. Pagkain na tayo. Friends, tapos na po magluto si Lola Elsa. Ang ganda ng ating tilapia. Napakataba, makintab siya. Nandito na po yung ating saba. Masarap din to. Tapos yung ating ensaladang talong na inihaw. Napakasarap mo. Tinikman ko kanina. Ito po ang pagkain Pilipino. Sa mesa ng mga Pilipino, kasi napakaraming tilapia po sa Pilipinas, maraming talong, ginagawa po nila ito sa kanilang hapagkainan sa mga Pilipino. So, to all my friends, don't forget yung ating mga ingredients at saka mga exact measurements are in the descriptions below. Kaya, hindi po kayong mahirap sumunod. Titikpan mo natin itong aking ensalada, ha? Kasi, masarap po talaga siya, alam ko. Tura pa lang. Baka magpapa. Wow na naman ako. Nagyan ko po ng konting merin. Malalaman po ninyo yun para masarap yung kanyang pagka-asin-asin. Ngayon, titikman natin ang isda. Ang itong luto po. Yun ang sinasabi nila, ang ganda ng pagkaluto dahil juicy-juicy po ang laman ng isda. Very juicy. Ayan o. Oh, ang laki ng tinik. Napakamalinam-nam. Magatas-gatas ang lasa. Champion. Thumbs up talaga, dalawa. Kaya isang subo na lang, ha? Isang subo na lang. Wow, ang aking calamansi. Diyos ko! Ano ba yan? Alam nyo naman, as usual, yung aking drinks, baka pwede i-close up para makita yung mga pipino, mga cucumber sa loob. Ayan po, maigi po sa katawan yan. Napakasimpleng ulam pero napakasarap. Thank you so much, friends. Kung nagustuhan po ninyo itong aking niluto ngayon, subscribe na sa Elsa's Kitchen. And don't forget to hit the bell button for my latest update. Bye, friends!